morning! Nandito po ako ngayon sa kitchen namin kasi magpre-prepare ako, magluluto ako ng pasta carbonara. So it's very simple kung ano lang ingredients na meron ako dito sa kitchen, yun ang gagamitin natin. So I'm going to show you. It's very simple. Tara, start na tayo. So hindi naman po talaga ako cook, no? Kaya nga nasabi ko, this is very simple. I just wanna show you kung paano po ako gumawa ng pasta carbonara for family lang, for my family. At ito po ang mga ingredients na gagamitin ko. First off, of course, noodles. Yan. I am using Royal Premium Spaghetti na noodles po. Then, ham. Yung iba gumagamit din sila ng bacon. Of course, mas malasa yon. Pero I don't have bacon sa fridge, so I'll use ham. Then, mushroom. Yan yung mushroom pieces and stems and brine. Mushroom. Then, milk. Yan, evaporated milk. Siyempre, mayroong olive oil. Or any oil gamitin nyo kasi mag-fry ako mamaya ng ham. Then, salt and pepper. And then, meron din po ako, gumagamit din po ako ng Knorr creamy mushroom. Yan. Yan, siyempre, onion, bawang, at gagamit din po ako ng cheese. So, mag-start na po tayo. Hiwain ko lang muna yung ham ng pa-cubes. Tapos after nyo ito, ipa-fry ko na siya. So, gagawin ko na rin yung onions and bawang. Diyan lang kayo talaga ang main na kalaban ko kung nagluluto. Sibuyas! So, okay na po itong mga ingredients na hiniwa-hiwa ko. Like yung ham, ayan. Tapos, garlic, onion, and itong mushroom. Yan, slice na siya, pero in-slice ko siya ulit para mas manit siya. Then, meron din akong pa butter. Nag-iinit na ako dito ngayon ng oil. Ayan, para makita niya. Ayan! Nag-iinit na ako ng oil. So, pag nainit na siya, lagay ko konti in butter, then magigisa na ako. Okay? Start na tayo! Ayan, medyo mainit na po yung mantika, so add ko na yung butter. Para mas maging creamy siya. At saka additional flavor din to doon pag finry ko yung ham. Huwag masyadong malakas yung apoy kasi masusunog agad yung butter. Nilalagay ko na po rin yung onion. Tingin ko lang siyang lumambot. Then after, next ko na yung bawang. Mga ilang seconds lang to. Ito na yung bawang. Kita na siya. Siguro mga 30 seconds after ko malagay yung bawang, pasok ko na rin yung ham. Ayan. Nahiri ng bawang. Ayan. Ayan po, ang next na natin ay ang mushroom. Ayan, ilalagay ko na rin ang ating sliced mushroom. Yung can lang po yung binili ko. Ayan. Mas nilitan ko pa siya. Sliced na siya. Then, in-slice ko pa siya ulit ng mas maliit. Like I said earlier. And just mix lang po natin para po mapunta rin sa mushroom yung lasa ng butter. And put na ako ng salt and pepper. Taste. Ako po tansya-tansya lang ah. Like I said, kanina hindi talaga ako naman cook. So tansya-tansya lang. Yan. Ayan po. Tapos sulod-sulod na po yung iba ingredients na ipapasok. Sorry po, I forgot to mention earlier. Gagamit din pala tayo dito na Nestle's cream. Okay? All-purpose cream. Pero, ang unahin ko na ay yung milk. Evaporated milk. Yeah, one can. One big can of evaporated milk. Minsan nga, gumagamit pa ako dito ng dalawang can. Depende sa dami ng gagawin kong sauce. Para konti. Sasabay ko na rin po yung the next po, yung ating creamy mushroom. Yan, nalagay ko lang siya dyan. Sarap to eh. Ito po, may bawas na. Dati ginamit ko. So, parang
1 and a half pack ang gagamitin ko ngayon. Halo ulit. Then, lagay na rin po natin ang ating cream. Ngayon naman, nalagyan ko na siya ng grated cheese. Yan, mahilig ako sa ma-cheese na carbonara. Though we can always add up naman po later. Yan na po. Nahalo ko lang siya. Then, nag-add po ako ng konting water. Kasi, para hindi siya masyadong sticky. Yun yung gusto ko. So, depende po sa gusto niyo. Though, creamy pa rin naman siya. Creamy pa rin siya. Almost done na po to. Then, after, yung noodles na lang. Ayan po. Tapos na siya. Natikman ko na rin. Tamang-tama lang naman po yung alat niya. Lalagyan ko na lang po siya lastly ng basil. Mag-add up lang. Ayaw mo ah. Malinis po ang kamay ko ah. Kunti lang kasi katulad ng cheese, pwede namang mag-add up later dun sa makakain. Pwede nilang sprinkle lang on top of their pasta. Yan, so papatayin ko na po yung flame and then we're okay. Now sa pasta naman, siguro alam na lang lahat to. Water, nilagyan ko ng asin, then oil. Then, ilalagay ko lang yung pasta. Then, check-check lang. Hanggang sa maging al dente. Then, magiging okay na. So, pag inaantay ko po yung pasta, nag-grate na ako ng cheese para din sa mga kakainin ko mamaya. Pag gusto nilang maglagay pa ng mas maraming cheese. Hindi ko ako makakaubos din. Ayan na! Gawa na po siya! Kain na ako. So, di ba, very simple lang talaga siya. Kayang-kaya ng kahit sino at pati yung ingredients niya, konting-konti lang. Kung nagustuhan niyo to, don't forget to like and subscribe. Kain na tayo. If you like this video, don't forget to like and subscribe.